Si Attorney Larry Gadon, nakalulungkot, hindi po ito nanalo sa pagka-senador last May 9, 2022 elections. Pero ibinoto ko po ito at naniniwala ako na karamihan po sa inyo ibinoto at bahagi tayo ng 9,712,118 votes na nakuha niya last May 9, 2022 senatorial election. Itong si Attorney Larry Gadon, secretary po ito ngayon o sa opisina po ng Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Isa po itong bagong opisina sa ilalim po ng ating gobyerno na binuo po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para po matutukan ang welfare po ng ating mga kababayang Pilipinong mga mahihirap. At bahagi po ng trabaho ng opisina nitong si Secretary Gadon ay ang abisuhan ang ating Pangulo kung ano po yung mga karagdagang dapat gawin o yung mga payo niya na makakatulong para po maibsan ang kahirapan na dinadanas po ng ating mga kababayang Pilipino. At sa pagkakataong iyan, syempre, bahagi din ang mga paglabas at pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang bansa para po makakuha ng mga investment na makakapagbigay sa atin ng karagdagang oportunidad sa ating mga kapwa Pilipino, partikular mabigyan sila ng hanap buhay. Kaya naman, sa puntong iyon, parang meron yatang nakakalimot na siya po ay naging presidente dati at alam niya dapat kung ano ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, pero mukhang ulyanin na po ang matandang ito, kaya hindi na niya yata alam at kung alam niya man, paiba-iba na rin ang sinasabi sa mga nakalipas na linggo o buwan. Unahin po natin, ang kanyang pahayag ng ang ating Pangulo ay nasa Berlin, Germany para po sa isang official working visit. Panoorin po ninyo ang pahayag dito nitong si Rodrigo Duterte. Sabi dito ni Ninyo Barsaga, matandang ulyanin daw po ito at tarantado. Naniniwala po ba kayo doon? Pero sa mga ganitong uri kasi ng pahayag, parang ganun nga ang kanyang ipinapakita. Ngayon na sa Germany ka, may alam ako kung bakit malapit ka sa Germany. Pero dahil may respeto ako sa iyo as President. Kailan ka nagkaroon ng respeto bilang Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos? Sabihan mo ba naman siya ng PI? Tapos sabihan mo ng bangag at adik si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po namin yun makakalimutan. Kaya wag mo kaming lokohin na meron kang respeto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yun mga tulok. Bangag noon. Ngayong presidente na, bangag na aktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ganyan ba ang may respeto? Ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihin may respeto ka sa Pangulo ng Pilipinas. At puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Hindi ko sabihin kung bakit madalas ka ngayon at noon hindi ka pa presidente pupunta ka ng Germany. Anong gusto mong palabasin? May ginagawang something wrong si Pangulong Bongbong Marcos? Now, given the benefit of the doubt, kung hindi ka ba naman hunghang, Pangulo ka ng Pilipinas, alam mo na merong ginagawang mali, tapos hindi mo papansinin? Ano yun? Kapag kakalaban lang sa politika, sa kakalaban, pagkakakampi, hindi mo gagalawin? Para kasing ganun yung lumalabas eh. Hindi mo pinapansin dahil kakilala mo, kaibigan mo. Pero alam naman natin na hindi po totoo ang mga sinasabi nitong si Rodrigo Duterte. Lahat po ito gawa-gawa para utuin ang kanyang mga supporter na mga utu-utu. Hindi ko going suspense yan. Baka gusto mo lang mga German girls o malalaki yan. Itutulad mo pa si Pangulong Bongbong Marcos sa iyo na babaero. Yung gawain mo na mambabae, manghalik ng babae sa harapan ng publiko, kaharap ng iyong common law wife, harap ng iyong mga anak,
Yung gawain mo at inamin mo ito. Manyakis ka eh. Diba? During your presidency, inamin mo sa isang talumpati mo na ikaw, nung kabataan mo, pinasok mo ang katulong nyo sa kanyang kwarto, ininsert mo ang iyong daliri sa kanyang pribadong bahagi ng katawan nito, at ikaw ay pumunta sa banyo at sinabi mo, doon mo tinapos ang dapat mong tapusin. Ngayon, yung mga ganyang gawain mo, ibibintang mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ka ng teteng, napakaayos ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung kanyang kung ang naging buhay ng pangulo nang siya ay binata, eh sabihin na natin buhay binata talaga. Nagbago lahat 'yan nang siya po ay nakapag-asawa. Ngunit hindi ka ganoon, Rodrigo Duterte. Sapagkat kung paniniwalaan namin ang sinasabi nitong si Ninyo Barsaga, 100,000 plus ang halaga ng isang babae kapag ka dinadala sa Malacanang, hindi namin alam kung sino ang gumagamit doon. Pero yun ang sabi ni Ninyo Barsaga. Ngayon, ibibintang mo lahat yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ka nakakarma eh. Tingnan mo ang sarili mo ngayon dito. By the way, bakit tahimik ang mga supporter nito ngayon? Ano kayang balita dito kay Rodrigo Duterte? Buhay pa kaya ito? Kasi dito sa mga huling tagpo sa kanyang talumpati, eh parang na-stroke. Pakinggan ninyo ang mga... Ang tribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Darating yan. Darating yan. Talaga. Pag talagang ibang si... No. Tingnan mo sarili mo. Yung sinasabihan mo ng bangag at adik, physically fit. Kayang-kayang mag-barbell, mag-dumbbell, mag-bench press, mag-jogging. Ngayon, tingnan mo sarili mo, Rodrigo Duterte. Okay. Si Marcos, pasen-pasen na yun. Halos mabitawan mo yung mic. Oh. Yung baba mo halos sumaba. Bumagsak ang iyong mga labi. Tingnan nyo. Wala na ang araw. Oh. Marcos, alam. Tingnan nyo. Oh. Halos bumagsak na. Tapos yung mga kasama mong politiko dyan, ginagamit ka pa. Alam niyo kung hindi dahil sa mga nakapaligid na tao dito kay Rodrigo Duterte, tingin ko tatahimik na to sa Davao eh. Ang problema, yung mga manggagamit ng mga politiko na kung wala ang presensya ni Rodrigo Duterte, wala naman silang makukuhang attraction mula sa tao. Yun ang katotohanan, even itong si Sara Duterte. Kung wala ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, wala yan. Walang apila yan sa tao. O, pero, siyempre, hindi naman tayo papayag na ginaganyan-ganyan lang si Pangulong Bongbong Marcos. Maraming beses po natin ipinagtanggol na si Pangulong Bongbong Marcos. At nakakatuwa kapag ka meron pong isang kilalang personalidad, sa katauhan ito pong si Attorney Larry Gadon, ang talagang nagtatanggol sa ating Pangulo sa harapan po ng publiko. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag dito po sa interview na isinagawa nitong si Joshua Corpus. Kasamahan po nating sumusuporta at nagmamahal ito para sa ating Pangulo. Meron din po itong grupong kinabibilangan pero mga PBBM supporter vloggers din po sila. Panoorin po natin mga to. Siguro ay talaga lang na magmulat sa pool ay sila ay mga opposition. Kasi ang mga foreign travels ni Presidente Marcos, bongbong. Magmulat sa pool, sila ay mga opposition. Alam niyo hindi naman maikakaila na totoo ang sinasabi nitong si Attorney Larry Gadon eh. Itong mga Duterte, ito ay appointee ng revolutionary government ni Corazon Aquino kung hindi ako nagkakamali. Si Rodrigo Duterte tinutukoy ko, hindi yung kanyang ama.
Inappoint ito as OIC. Kaya basically, nakinabang ito sa illegal na pagpapatalsik sa gobyerno ng dating Pangulong Marcos Sr. At since then, kulay dilaw po ito. Hanggang noong 2010, hindi naman ito sinuportahan si Secretary Gibocho Doro nung tumakbo ito sa pagkapangulo noong 2010. Ang sinuportahan itong mag-ama na ito, si Duterte at saka si Sara, itinaas ang kamay. Si Noynoy Aquino, isang dilaw. At simula nung mga panahon na yon, kulay dilaw yan. Nagpalit lamang ang kulay niya nung nakita nila yung opportunity para birahin ang mga dilaw at gamitin ang mga PBBM supporter at mga loyalista para makapanalo sila noong 2016 presidential election. Kaya basically mga tol, hindi magiging pangulo si Rodrigo Duterte kung wala ang mga loyalista at mga PBBM supporters. Yun ang katotohanan dyan. O, tuloy po natin ang sinasabi dito nitong si Atty. Larry Gadon or Secretary Gadon. Marcos, ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Kagaya na lamang nung nakausap niya ang Vietnam at ang Cambodia para maging steady ang supply ng bigas sa atin. Dahil talaga naman sa ngayon, ang ating production... Yung mga sinasabi dito nitong si Atty. Larry Gadon, lahat yan dapat alam ni Rodrigo Duterte kung nag-iisip siya ng tama. Kasi ang Pangulo, hindi yan mamamasyal. Ang Pangulo pupunta sa ibang bansa para sa isang pagtatrabaho sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Napakarami, lalong-lalo ngayon sa pagpunta niya sa Berlin, Germany at sa Czech Republic. Napakaproduktibo. $4 billion ang tinataya na naman na productive na investment pledge na nakuha po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sigurado may magre-realize po dyan. E isa sa balakid kung bakit medyo naaantala yung mga pledges na yan, kasi nga yung napaka-restrictive na provision ng ating konstitusyon, and hopefully magawan po ito ng kaparaanan ng ating Kongreso at finally maratipika ng taong bayan. Kasi tayo naman ang hahatol sa huli dyan kung tayo ba'y papayag na amyendahan ang ating konstitusyon. Ngunit pinapaliwanag dito sa atin itong si Atty. Larry Gadon ang mga kaparaanan para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ekonomiya ng bansa. Magbigas ay kulang pa rin para sa ating domestic consumption. At nakakapag-imbita siya ng mga foreign companies na mag-invest dito sa atin. At sa katunayan, yung Siemens ay interesado sila na masumali sa mga railway projects natin. At kahapon naman ay kausap ko yung mga companies sa Korea na gusto nilang mag-join sa mga PPP projects natin, kagaya ng mga subways, mga tulay, at mga airport. Kaya napakaganda ng risk. Patulan natin yung isang basher. Sabi niya, bakit kung hindi daw nag-tandem? Nak ng teteng ka naman. Sino ba binoto ng mga Iskonyans? Sino ba ang binoto ng mga kumampi dito kay Lenny Robredo? Di ba nakitag-tandem sila kay Sara Duterte? Saka kay dito kay Isko Moreno? Oh, sa tingin mo ba kung marami talaga kayo mananalo si Sara Duterte? Hindi. Kaya nanalo si Sara Duterte at dumami lang ng ganoon yung boto nitong si Sara Duterte dahil napakarami ng mga PBBM supporter at mga loyalista. Oh. Yun ang katotohanan dyan. Eh noong 2016, sasabihin mo, hindi nanalo itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo naman ang sagot. Naratibo nyo nga yan dati, di ba? Dinaya. Pero hindi ko nasasabihin na dinaya. Sabihin na lang natin na ganito. Di ba sabi nyo, marami kayong mga DD sheets. Bakit hindi nyo napanalo si Alan Peter Cayetano sa pagka vice presidente? O yun ang tanong ko, ilan ang nakuhang boto ni Alan Peter Cayetano? Di ba solid kayo, mga DD sheets? Bakit nitong nakaraang halalan, hindi nyo naipanalo si Atty. Harry Roque? O mga DD sheets. O tatanungin nyo kami, bakit hindi naipanalo itong si Atty. Larry Gadon
Kasi ang mga PBBM supporter at loyalista, hindi kami mga katulad ninyo na nagmamagaling na solid ang boto. Marami sa mga PBBM supporter ang hindi rin bumoto dito kay Atty. Larry Gadon. Aminado kami dyan. Marami ding mga loyalista ang hindi bumoto sa kanya. Dahil choice nila yon. In fact, kung ibinoto nga lang sana ito ng Iglesia ni Cristo, baka nanalo si Atty. Larry Gadon. Eh di ba, hindi siya binoto ng Iglesia ni Cristo? Ilang milyon ba ang butante ng Iglesia ni Cristo? Nakailang milyon ba itong si Atty. Larry Gadon? 9.7 million. Di ba? Ang panglabing dalawang senador nakakuha yata ng kulang-kulang 13 million, o sabihin na natin 14 million. Eh kung bumoto sa kanya ang Iglesia ni Cristo, eh di baka nanalo itong si Atty. Larry Gadon. Kaya huwag nyo nang ipangatwira na marami kayo, kukaunti lang talaga kayo. Kitang-kita talaga ngayon yan. Hindi maikakaila na sa bawat pagtitipon ninyo, mga DD sheets, wala na halos, nilalangaw na kayo. Ilang beses na patunayan yan. Sabi ninyo, dadagsain kayo ng 50,000 katao sa mismong baluarte nitong si Rodrigo Duterte sa Davao. O ilan lang ang dumalo doon, wala pang 10,000. Sabi na naman ninyo, dadagsain kayo ng at least 10,000 na katao sa Cebu. Ilan lang ang dumalo, wala pang 3,000. Sabi na naman ninyo, dadagsain kayo ng libo-libo dyan sa liwasan ng Maynila. Ilan ang estimate ng kapulisan? Wala pang 3,000. Ganoon na lamang kayo kakaunti ngayon, mga DD sheets. Kasi ang mga natitirang sumusuporta dito kay Rodrigo Duterte, kayo na lamang po yung mga tatanga-tanga o uuto-uto. Yun ang katotohanan dyan. Nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi nito? E puwang kasinulingan ang sinasabi? Ang isang double talk na tao, hindi dapat paniwalaan. Sasabihin niya, adik si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos nung nahimasmasan, wala yatang tama ng fentanyl, February 27, sasabihin niya, kahit patayin niyo ako ng mahigit 1,000 beses, wala akong sinabing adik si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, maniniwala pa ba kayo sa ganong uri ng tao? Tuloy natin ang pakikinig dito kay Atty. Larry Gadon. Isulta ng mga travels ni Presidente Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niya nang gagawin yan, eh paano niya makakausap yung mga heads of state ng iba't ibang bansa? Paano tayo makikipag-ugnay? Patulan ulit natin yung argumento nitong Edwin Valenzuela ay Andre Balena. Andun ba ako sa Davao at Cebu? Kung hindi ka ba naman uto-uto at bobo talaga, merong report ang kapulisan. Estimated crowd. Alam naman magsisinungaling ang PNP sa kanilang official documents. Sabi ng police, wala pa sa 10,000 ang dumalo sa Davao. Hindi ko kinakailangan pumunta doon para malaman ko ang bilang ng crowd. Katangahan yun. Anyway, kapag ka pinatulan pa kita, wala na akong pinagkaiba sa'yo. Kaya hindi na kita papansinin. Ano? Kasi baka sabihin ng iba, tanga yun, pinapatulan mo, edi tanga ka na rin. Punta po tayo dito kay Atty. Larry Gadon. Ayan, paano tayo makakahingi ng mga pabor? Paano tayo makakapag-establish ng mga business and trade relations kung hindi siya babiyahe? Eh, siyempre, iba pa rin kung ang presidente mismo ang nakikipag-usap. Nandito tayo ngayon sa Cayetano Arellano. Panoorin niyo po ng buo, ha? Ang vlog na yan ni Joshua Corpus sa kanyang YouTube channel. Hindi na po natin ipe-play yan ng buo. Puntahan niyo po yung kanyang YouTube channel at doon niyo na lang po panoorin ang kabuuan po ng interview nito pong si Joshua Corpus kay Secretary Larry Gadon. Ang punto lang natin, mga tol, bakit ko po ipinapakita sa inyo yan? Kasi naninindigan itong si Atty. Larry Gadon, hindi katulad ng mga DD sheets. Mga walang paninindigan ito. Ang alam lang ng mga ito, solid Duterte kami. Pero pag hinamon mo ito ng argumento, atrasa ng mga yan, mga duwag, hindi makapagsalita sa harapan ng camera hanggang comment sections lang. O patutunayan ko sa inyo ngayon na iyan ay mga duwag. Ibababa ko ngayon ang ating live streaming. Bibigyan ko kayo ng hagdan para umakit dito, mga DD sheets. At ipatunay nyo sa akin ngayon na kayo'y kapanipaniwala sa inyong mga sinasabi. Ayan. Ayan ang hagdan. Akit kayo dito. Puro lang kayo matatapang sa comment sections eh. O, di ba? O, akit kayo ngayon dito. Ipaliwanag nyo sa amin
ang inyong mga nalalaman kung bakit kayo sumusuporta sa mga Duterte. Hindi yung sasabihin nyo lang, solid Duterte supporter kami. Nasaan ang pagiging solid Duterte supporter ninyo kung hindi nyo naman maipapaliwanag kung ano ang mga ginawa ni Rodrigo Duterte? Ilatag nyo sa amin. Kasi ako, kaya kong magsalita kahit isang linggo rito nang dire-diretso sa lahat ng mga nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos simula nang naupo siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong June 30, 2022. Matapos manumpa si Pangulong Bongbong Marcos, hindi pa nga siya nanunumpa, may mga pagpaplano ng ginagawa. Tingnan na natin. Di ba? Hanggang dyan lang kasi kayo sa comment sections. Sasabihin ninyo sa amin, wala kaming alam. Ayan na nga eh. Binibigay ko na nga sa inyo yung pagkakataon para makipagtalastasan ng maayos. Tapos bigla kayong maglalaho. Hindi na kayo magkukomento. Anong gawa niya? Anak ko ng teteng Andre Balyena, patulang kita ulit sa ikatlong pagkakataon. Pero hindi ito katangahan kasi pagpapaliwanag ito kung ano ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit sa 600 mga magsasaka ang nabigyan ng kanilang titulo para sa kanilang mga sinasakang lupa. Mahigit po sa 1,000,000 pamilyang Pilipino na ang nabigyan po ng affordable na housing program across the country. Ang Pilipinas nakabayad ng higit doon sa program debt na tinatawag. Although kahit tumaas ang pagkakautang ng Pilipinas ngayon, ibig sabihin lamang nun, nakakapagbayad po tayo sa inuutang po natin sa kasalukuyan. E si Rodrigo Duterte, tumaas lang ng tumaas yung pagkakautang pero laging kulang ang pagbabayad sa pagkakautang kada taon. Ano pa? Ang Pangulong Bongbong Marcos patuloy na ibinibigay ang mga pangangailangan sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan. Ang ipinangako niyang maayos na internet connectivity para sa mga Pilipino nangyayari na ngayon. Yung mga nasa disadvantaged, geographically disadvantaged areas, may mga internet na ngayon. Partikular ang usaping pangkapayapaan. Hindi naman natin to sinosolo lamang. Ito po ay produkto rin, siyempre, ng pakikipaglaban ng nakaraang administrasyon. Pero patuloy ang pagkamit ng kapayapaan at pagpuksa sa CPP, NPA, NDF. At napakarami pang iba. Wala na tayong magagawa mga tol kasi ayaw nilang paniwalaan yung sinasabi natin eh. Inilalatag na nga natin mahigit sa 1,000,000 kababayang Pilipino na natin ang nabigyan ng pabahay eh. Kailangan pa ba nating sabihin na tapos na? Hindi pa tapos, of course, kasi 6 million ang target. Anyway, hanggang dyan lang kayo sa comment sections. Pinagbibigyan ko kayo ng pagkakataon magsalita rito sa aking programa, umakyat, pero wala kayong masabi. Puro kayo salita lamang sa comment sections, kaya wala na akong magagawa sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol, hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Duwag ang mga DD sheets.